Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Narito ang mga nagbabagang balita sa Ronda Brigada. Mga nagtungo sa sementeryo kanya-kanyang diskarte ngayong unang araw ng Undas. City Health Office pinag-iingat ang publiko sa mga pagkaing binibili sa sementeryo. Hagdanan for rent patok sa mga bumibisita sa mga puntod na apartment type. At isang kakaibang puntod naging atraksyon. Nagbabagang balita sa Ronda Brigada, Sok Sir Jen, magandang hapon, unang araw sa buwan ng Nobyembre taong 2016. Iniinda ng ilang motorista ang pasakit dulot ng paniningil ng bayad sa parking area ng munisipyo sa pampublikong sementeryo sa Alabel, Sarangani Province. Ngunit ayon sa admin officer ng munisipyo, di na raw ito bago. Private lot daw kasi ang ginawang paradahan ng mga sasakyan. Brigada mo, Jessa Leduna. Malayo pa lang, tanaw na ang dami ng mga sasakyang nakaparada at bumubiyahe patungo sa pampublikong sementeryo ng Alabel. Sa Barangay Spring, matatagpuan ang pampublikong himlayan ng lalawigan. Ngunit bago ka makarating sa sementeryo, nakapaskil sa gilid ng kalsada, ang karatulang bawal pumarada. Pagdating sa kabaang ito, mapapansing isinara ang kalsada at pinaliko sa kaliwang direksyon ang mga sasakyang dumaraan. Dito sa bakanteng lote, nakaparada ang mahigit 100 sasakyan. Ngunit sa exit point, makikitang may nagbibigay ng ticket sa bawat motorista at naniningil ng barya. Ayon sa admin officer ng Alabel Municipal Treasurer's Office na si Ruben Pacquiao, dati nang naniningil ang Barangay Spring sa mga sasakyang dumaraan sa exit point na ito tuwing Undas. Ngunit ngayong taon raw, sila ang inatasang pumiesto at maningil sa mga dumaraang motorsiklo. Nagsimula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang paniningil ng ahensya. Ayon rito, nirentahan ng munisipyo ang pribadong lote harap lamang ng sementeryo sa halagang 8,000 piso kada araw. Sila rin raw ang nagpapatag nito gamit ang bulldozer. 5 pesos per motorcycle na magdaan. Tapos yung 4 wheels is 20 pesos. Good for one din yan siya. Ngunit umaaray si Mang Lolito sa paniningil ng munisipyo. Kahit na 5 piso lamang ang singil, mabigat pa rin raw sa bulsa. Every year, may bigyan ng ticket sila dito, yung bayad. Kano? 5. Sa bawat daan mo, bayad kang 5. Hindi, mabigat yan. Dapat once a day lang yung 5 pesos. Bawat daan mo, bigyan ng 5 pesos. Si Marvin naman, 5 beses lang dumaan sa lugar at 5 beses ring nagbayad ng 5 piso. Dapat walang bayad, kalima. Ha? Kalima na. So magkano binayad ng lahat? 5. 20 pesos naman ang binayad ni Mang Mario. Para sa kanya, di baling magbayad siya basta't makaparada lamang na maayos, okay na ito. 20 pesos. Ah, okay lang. Basta makasindi lang. Sinubukan naman ng news team na puntahan ang exit point ng isinarang kalye. Sarado rin ang daanan. Kung gaano nagsisiksikan ang mga sasakyan sa parking lot, ganito naman kakalmado ang daanan sa isinarang kalye. Gayunpaman, ayon sa otoridad, wala pang naitatalang kahit anong diskrasya sa Alabel Cemetery dahil na rin sa one-way lamang ang entrance at exit. Jessa Leduna, Brigada News.
Dating sementeryo ang ngayon pinatayuan na ng gusali ng Pulumulok Municipal Police Station. Ngunit hanggang ngayon, pinupuntahan pa rin ito ng ilang mga kaanak kung saan nakalibing rito noon ang ilan nilang yumao sa buhay at tagtirik pa rin ng kandila. Ibrigada mo Crystal Joy Romano. Alulong ng asong ito ang maririnig sa buong paligid. Lumubog na ang araw at dahan-dahan ang bumabalot ang kadiliman na tila lalo pang nagpapakaba sa amin habang binabaybay ang dating sementeryo dito sa bayan ng Pulumulok. Makikita sa buong paligid ang iba't ibang sasakyan na tila nakamasid sa bawat kilos ng aming gagawin. Kasalukuyan ng tanggapan ng Pulumulok Motor Pool at Municipal Police Station ang lugar na ito na naitayo noong taong 2015. Ngunit isa itong sementeryo noon. Gayunman, ang ibang pamilya ng mga yumao patuloy pa rin sa pagtitirik ng kandila sa malaking cross na ito na siyang simbolo ng kanilang paggunita at pag-alala sa mga kaanak na sumukabilang buhay na. Crystal Joy Romano, Brigada News. Mahigit 40,000 katao ang dumagsa ngayong araw sa Antonio P. Acheron Memorial Park ayon ito sa pamunuan ng sementeryo. Mga ipinagbabawal sa loob ng sementeryo, ginumpis ka. Ibrigada mo Jerus Alcazari. Nasa 12,800 na mga labi ang nasa mass chamber ng Antonio P. Acheron Memorial Park sa Barangay Fatima, habang mahigit 4,000 naman ang nasa apartment-type grave sa naturang sementeryo. Kung kaya't sa nakarang taon, umabot umano sa halos 40,000 katao ang dumagsa at bumisita sa naturang lugar. So far, medyo marami-rami na, no? Kasi last year we had more or less 40,000 November 1 and 2 operations. So ngayon, i-expect namin na mas marami pa, considering na meron naman kaming 1 year na mga fresh burial. We have 3,500 plus na sa fresh. And then yung ating bone chamber, yung sa gitna, that's 12,800 plus eh. So yun yung nagsisindi ng kandila doon. Bago mag-alas 12 kanina, tinatayang nasa 5,000 katao na ang bumisita. Mas dadami pa umano ito tuwing alas 3 ng hapon hanggang hating gabi dahil marami ang umiiwas sa mainit na sikat ng araw. Kaya't ngayong taon, inaasahang hihigit sa nakaraang bilang ang mga taong gugunitain ang undas sa lugar. Kasabay ng dagsa ng tao ang mahigpit na seguridad sa sementeryo. Kanina, mga lighter at isang bolo lamang ang nakumpiska ng otoridad. Sa ngayon, ang nakonfiscate pa lang natin dyan sa entrance natin ay yung mga lighters at saka yung isang bolo ay pang ano ng damo. Yun lang sir sa ngayon kasi siguro ganyan kasi aware na yung mga tao ngayon kung ano yung pinagbawal sa loob ng sementeryo, hindi nila dinadala. At wala pa naman umanong nahuhuling lumabag sa anti-smoking ordinance ng lungsod. Sa smoking ban natin so far, wala pa tayong na record ngayon na araw. Pero pinaigting talaga natin ang pag-implement ng anti-smoking ordinance. Hinihikayat naman ang pamunuan ng sementeryo na magsadya sa kanilang tanggapan para sa anumang katanungan. We have the information center actually naka-in place yung ating mga database for them, no? Pero sa nakikita kasi namin, ang common problem now is not much on the bone chamber kasi may tarpaulin na kami doon. Ang problema is yung mga fresh burial na nilibing in 2013, 2014, hindi na nila maalala kung nasa ang apartment type yung kanilang mga nilibing. Samantala, nakaantabay naman ang mga kapulisan at kawanin ng City Health Office upang siguruhin ang kaligtasan ng mga bibisita ngayong araw ng undas. Jerus Alcazarin, Brigada News. Nagbigay ng paalala ang City Health Office o CHO sa mga bibisita ngayong araw na maging maingat sa mga bibilihing pagkain sa sementeryo. Kung maaari, magbaon na lamang daw ng pagkain. Nagbabalik sa report si Kabrigada Jerus Alcazari. Bawat lingon sa mga sementeryo, kapansin-pansin ang iba't ibang mga bilihin. Mula sa palamig, kakanin, at iba pang mga patok ngayong undas. Kaya paniguro ng ice cream vendor na si Romeo, malinis umano ang kanyang paninda at sinisiguro niya ang ligtas ito para sa kanyang mga customers. Limpyo na siya minting, kay bawal man sa among hugaw, kaya naman may business permit.
kinahanglan kung maghatag niyo kuan ice cream sa among customer, magsilo na kasilo pinggit mi tapos nakamas ta nakakalo para ang among kuan ang among ulo dili ang among buhok dili matakak sa ice cream. Kinigitabunan jud ato. Oh, tinabunan gina siya kay bawal man na siya. Iabre na siya kay ang abog musulod man diha. Oh, di umili diyang abog di tuwa man tong hugaw mo nang bawal ang abrihan na siya. Si Aling Lynette naman may takip ang mga paninda upang maiwasan ang alikabok sa daan. Para maiwas sa ano sa abog, langaw, para hindi magka ano magkasakit diyan ang mga makakaunsin na. Ngunit paalala ng CHO City Health Office na dapat suriin ang mga binibili sa mga sementeryo, ang iba kasing paninda sa mismong gilid ng daanan lamang inihahanda. Kaya't kung maaari magdala na lamang umano ng sariling baon upang makasiguro at kung magluluto man siguruhing tama ang pagkakahanda upang maiwasan ang kontaminasyon. Na mag-ingat no sa pagmamasyal natin o pagpunta natin sa mga sementeryo no. So kung may dala tayong mga pagkain dapat na ito'y balutin na maigi na hindi mainitan o mahawakan man lang no na maging contaminated to siya dahil magiging sanito ng ating tinatawag na foodborne na diseases. Binigyan rin ito ng pansin ang pagdadala ng malinis na tubig, lalo pa't kalimitan sa mga naidudulog sa kanilang medical team ang may mga hypertension dulot ng init ng panahon. Kung may dalawa kayong mga tubig, kailangan din na ito'y may takip or hindi lang kamo, hindi kayo basta-basta mag-bili no? Kung saan-saan dyan na hindi nyo sigurado kung ito'y malinis o contaminated na no? Dahil dapat makakasiguro tayo. Ngayong araw, 9 na pasyente ang lumapit sa kanilang medical station at 8 rito may alta presyon. Jerus Alcazarin, Brigada News. Marami naman sa mga kabrigada natin ang nagdala na ng kanilang baon papuntang sementeryo. Bukod sa iwas gastos, nakakasiguro raw silang ligtas at malinis ang dala nilang pagkain. At dahil may pasok na bukas ang mga tanggapan at maging ang ibang paaralan, dagsa ngayong araw sa mga sementeryo ang mga tao. Ibrigada mo Jeremiah Marie Dayana. Karaniwang mas dinadagsa ang sementeryo tuwing unang araw ng Nobyembre. Dineklara kasi ito bilang isang special non-working holiday kasabay ng paggunita ng All Saints Day, kung saan sa araw na ito mas nagsisiksikan ang mga pumupunta sa sementeryo. Sa pagpunta ng news team sa isa sa pinakamalaking pribadong sementeryo sa lungsod ng Jensen, medyo nagdulot ng trapiko ang bulko ng mga sasakyan na dumadaan na sinamahan pa ng mga dumadaan na tumatawid na pedestrian. Sa entrance din mapapansin na ang sunod-sunod na pagpasok ng mga pumupunta sa sementeryo, kung saan taimtim na tinitignan ng kapulisan ang laman ng mga bag ng publiko at may ilan na kumpiskang mga lighter na ipinagbabawal sa loob ng naturang Memorial Park. Sa ilang bahagi din ng sementeryo, ang mga taong dinadasalan ang puntod ng mga yumao. Nagmula pa ng Cebu ang estudyanteng si Dana na kasama ang kanyang pamilyang binisita ang mga yumaong mahal sa buhay. Batid nito na mas maraming taong pumupunta sa sementeryo sa unang araw ng Nobyembre, pero pinili na nilang sumabay sa dagsa ng tao sapagkat ito lang ang araw na pwede at libre ang kanilang pamilya. Kanilang diskarte upang hindi magutom at lumasos pa sa sementeryo ang pagbaon ng mga pagkain na sinamahan pa ng bonding. Simply because ngayon na kami nagiging upload to ng family, kaya you know, we're karong Wednesday, it's like office na, balik na sila sa office. Yeah. Si Nanay Maria Luz naman, binisita ang puntod ng kanyang ama kasama din ang kanyang pamilya. Nakabilang na daw sa kanilang tradisyon at kultura na sa unang araw ng Nobyembre bumisita sa mga yumaong mahal sa buhay. Kanyang inilahad, nakasanayan na nila ang mas maraming bilang ng mga tao sa sementeryo kung kahit alas 6 pa lang na umaga, pumunta na sila upang makaiwas sa siksikan at mahabang pila sa entrance. Usually po, one na po talaga nakaugalian instead na to. And then, dahil po sa ang nanay namin matanda na, hindi na siya pwede sa gabi. So, kaya prefer na namin siya sa morning. At saka hindi ganong mainit. Si Kennelly naman, nakasama din ang kanyang pamilya, binisita ang libingan ng kanilang lolo't lola.
Kanyang inilahad na ngayong araw lang sila libre sa pagkatrabaho na muli sa susunod na mga araw. Bihira lang daw nila mabisita ang puntod ng mga mahal sa buhay kung kahit inagahan na nila ang pagpunta sa naturang pribadong sementeryo upang mapalinis ang puntod nila Lolo. November 1 kasi November 1 naman talaga ang nakasanayan, di ba? Yung tradisyon na bumisita. Tsaka holiday naman talaga yung November 1. Si Leia Johnson naman, kagabi pa nasa sementeryo kasama ang buong pamilya. May dala din silang mga bata kung kahit naigting ang kanilang pagbabantay sa kanilang mga chikiting. Kanyang inilahad na salitan daw sila sa pagbabantay ng kanyang mga kasamang mas nakakatanda at sinasabihan ng mga bata na huwag sasama kung kani-kanino. So nag-provide mi og tent tapos nagpagyod mi og kanang para dili sila lamukon. Tapos puli-puli mi og bantay sa akong mga igsuon. Para sure dyan na dili sila mawala ana. Dili mawala tapos kanyod, ginaingnan ang bata nga dili sila magsama pag dili nila kaila. Ayon sa pamahalaan ng naturang pribadong sementeryo, aabuti ng 5,000 to 6,000 mga residente ang pumupunta sa sementeryo sa unang araw ng Nobyembre. Rason daw nito ang tradisyon at ang holiday kung kahit mas dagsa ang publiko sa araw ng mga santo. Ang mga Pinoy kilala bilang madiskarte sa anumang hamon ng buhay. Kung kahit sa pagpunta ng sementeryo, mapapatunay na tayong mga Pilipino laging handa, responsable at masinop. Jeremiah Diana, Brigada News. Mahirap para sa ilang bumisita ngayong undas ang magtirik ng kandila lalo na sa mga apartment type na nicho. Ngunit, iilang mga kabataan nakaisip ng solusyon dito at extra income pa sa pamamagitan ng kanilang hagdanan for rent. Ibrigada mo, Jerus Alcazari. Pahirapan para kay Emmanuel Lopez ang pagtirik ng kandila sa mataas na bahaging ito ng apartment type grave. Buti na lamang at to the rescue ang hagdan for rent ng mga kabataang ito sa Antonio P. at Charon Memorial Park. Sa bawat akyat, nasa 5 to 10 piso ang ibinibigay kay John Ray at sa kanyang grupo. Oh, bayad og jis. Okay man. Oh, okay lang. Sa kay kan. 5 size jis. Sila ramay nagkan. Ang pilay lang yatag. Para makasagal sila. Anong pwedes na maglisod og kuan ba? Pro ginakuan mo ngina, pero klaro naman good. 2 hagdan ang kanilang dala at sa buong araw nasa 80 to 100 piso ang kanilang kita. Dagdag panustos na lang rin umano ito sa pamilya at extra income para pangbaon sa nalalapit na balik eskwela. Natag sa mama. Eskwela ba ka? Oh. Para naman sa pamilyang Gabo at kay Boy, malaking tulong umano sa kanya ang hagdanan upang personal na mapagsindihan ng kandila ang kamamatay lamang na ama. Lisod ko kayo sir, taas man siya kayo. Kinahanglan ko sa hagdanan. Gusto na ko siya makuha na akong papa nga ingana niya. Gusto na ko magduaw. Gusto na ko, naging usala magun siya agad. Gusto na ko nga ikuha na kong mga sala na ko siya ba. So ikaw dyan personally ni Saka? Ako dyan, man lang, palanggay niyo na ko ng papa na ako dyan sa una pa. Isa lamang ang ama nito sa lampas 4,000 single type grave sa naturang sementeryo na inaasahan ng grupo ni John Ray na mangangailangan ng kanilang hagdan. Jerus Alcazarin, Brigada News. Makakapanindig balahibo ang tila makatotohan ng anyo ng mga masamang elemento sa kabi-kabilang Halloween parties. Ngunit ano nga ba ang indikasyon nito sa kaisipan at moral ng isang tao sa ganitong paraan ng selebrasyon? Ebrigada mo, Crystal Joy Romano. Nanlilisik na mga mata at nakatitig sa'yo sa madilim na lugar. Biglang susulpot at maninindigan ka ng balahibo. Sa tuwing bisperas at araw ng undas, dumarami ang nagbibihis ng mga lumang lupa o di kaya mga maligno na itinatatak sa ating isipan ilang dekada na ang nakakaraan. Dahil na rin sa impluwensya ng mga ipinalalabas sa telebisyon na mga patay na nabuhay at kung ano-ano pa. Ginagawa na ito ngayong panakot sa iba. Ngunit ngayong taon, napag-isipan ang Forest Lake na maiba ang magiging atraksyon sa kanilang mga kliyente. Tatlo. Mapabata man o matanda, matiyagang pumila sa libreng face painting.
Masaya sa naging resulta ang mga first-timers na ito. Enjoy! Tapos, lingaw po dyan kaayo sila yung mga padula, God! Nag-join po gani ko kagaina sa mga harina, pati na kong bulingita. Tapos sabi nila, kids lang daw, hindi na daw mga matatanda. Sabi ko, pwede kami kasi masaya. Ngayon ayon sa isang ministro, naging malalim na ang impluwensya ng modernisasyon kung saan ang paggunita ng Halloween ngayon tila ba nakabatay sa kulto at mga supernatural kung saan ginagamitan ng mga mas malalim na imahinasyon. It's just painting a picture of what it is in the supernatural lang naman. Pero again, what happened was that especially in the most recent decades, in the 20th century, 21st century, especially right now na with all the fascination on zombies, mga ganun, on the supernatural, mga spirits ganun, medyo mas na-highlight ng konti yung demonic side of the practice ganun. Pero again, it sabi ko nga kanina, the early church's intentions were good. Okay, pero alam naman natin lahat na not all good intentions are supposed to be carried out eh, ganun. So ayon kay Alfred Lawson ng Victory Christian Fellowship, maaari nating maalala ang ating mga kaanak na yumao kahit hindi undas at kahit na walang Halloween party. Ang mahalaga raw, ipagdasal natin sila ng mataimtim. Bagamat tumawid na sila sa kabilang buhay, ang mas pagtuunan raw natin ng pansin at ipagdasal tayo mga taong buhay. Dahil mayroon silang pagkakataon upang makilala at magkaroon ng personal relasyon sa Diyos. Ako personally, if you ask me, I'd rather just pray for the living instead of the dead. Kasi yung patay na yun. Kaya nga sinabi ni Christ, let the dead bury the dead. Ganun. So what you can do at this point is to pray for the living kasi sila may chance pa na magbago yung buhay nila. May chance pa sila na makilala si Jesus as their own personal Lord and Savior, and may chance pa na magbago basically yung relationship nila with other people. So ako, as a Christian, I believe that kumbaga parang instead of focusing on the occultic practices or the supernatural practices, what we can do on All Souls Day is to commemorate what Jesus Christ did for all of us and all of our souls. Basically, it's to redeem us from eternal damnation. So Crystal Joy Romano, Brigada News. Kung marami sa ating mga kabrigada ang nagtungo sa mga puntod ng kanilang yumao, marami rin ang nagtungo sa simbahan ngayong araw. Idinaan sa dasal at panalangin ang pag-alala sa mga namayapa nilang kaanak, lalo pat araw din ngayon ng mga santo. Ibrigada mo Jeremiah Marie Dayana. Kilala ang Pilipinas na isa sa pinakamareliyosong bansa sa buong mundo, kung saan ngayong panahon na undas, imbis sa sementeryo, sa simbahan piniling pumunta ng ilan nating mga kabrigada ngayong araw na mga santo. May ilan nagtirik ng kandila para manalangin, ang iba naman dumalo sa misa, samantalang iba naman idinaan na lang sa panalangin ang mga hiling. Sinulat ni Darwin Montes Carlos ang pangalan ng mga yumaong mahal sa buhay sa isang sobre. Kanya daw ito ibibigay sa simbahan upang mapasama sa madalangin at misa ang mga minamahal na sumakabilang buhay na. Ngayon Todos Los Santos, pinili niya sa simbahan dumiretso sapagkat para sa kanya, nararapat na unahin na pagsimba at panalangin bago pumunta sa mga sementeryo. Kasi po ngayon po ay araw ngayon po ng santo, kailangan po dito tayo sa simbahan punta. Kadalasan kasi yung mga tao, pag ganitong panahon, lalo na All Saints Day, All Souls Day, kadalasan pumunta sila sa simenteryo. Pero dito sa simbahan, halos walang tao eh, kunti lang. Dapat dito muna sa simbahan, mas importante dito sa simbahan. Si Nilo naman, binasa ang pangunahing pagbasa ng misa kanina umaga. Bilang isang deboto, pinili niya na sa simbahan na magtungo ngayong araw ng mga santo. Pagkakataon daw iyon upang magnilay-nilay at maalala ang mga sakripisyong ginawa ng mga santo na nagpakamartir upang maipakita sa buong mundo ang pagmamahal nila sa Panginoon. Dagdag pa nito, nararapat na gayahin ang mga naging buhay ng mga santo na ibinigay ang buong puso at isipan sa pagbibigay serbisyo sa may kapal. Sa akin naman kasi ang mas para sa akin is high mass yun para sa akin. Considering ngayong meron namang mga nobena sa sementeryo. Pero para sa akin, mas sacred itong nandito. Mas blessed siya, tapos pare ang nagkakandak. Ayon kay Reverend Father Manny Gellis, Our Lady of Peace and Good Voyage, ipinagdiriwang ang araw ng mga santo upang maalala ang buhay at sakripisyo ng mga santo na kanila ipinakita habang sila'y nabubuhay pa. Sila raw ang magpapatunay na lahat maaaring magbago sa pagmamahal sa Panginoon at walang imposible sa pananalig sa may kapal.
No? So ngayon, inaalala natin ng mga santo bilang unang-una pagsasabi na meron tayong ugnayan at tayo din naman inanagahangad, no, na maging santo. Na ang mga santong ito maging tagapanalangin sa atin, no? Alalahanin tayo na sa kanilang kalagayan, sa'yo din naman ay makarating. At sila ay magiging modelo natin, no? Magiging modelo sa ating pamumuhay bilang mga nananampalataya. Ibig sabihin, hindi imposible, no, na maligtas tayo. Tayo ay maliligtas. Dagdag pa nito ang pagunitan ng araw ng mga santo kabilang na sa kultura ng mga Pilipino at nagiging paalala na lahat maring maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hangarin ng Panginoon, plano ng ating Panginoon Diyos, maligtas tayo, makarating tayong langit. No? Jeremiah Diana, Brigada News. Ngayong araw ng Undas, bentang-benta para sa mga flower vendors dito sa Jensa ng kanilang panindang mga bulaklak. Siniguro din nila na sapat at walang dapat ipangamba sa supply ng mga bulaklak. Para sa detalye, Brigada mo, Jeremiah Diana. Bumili si Raggaray na bulaklak sapagkat bibisita daw sila sa puntod ng mga yumaumahal sa buhay ngayong araw. Simpleng paraan lang daw ito upang maipakita sa kanila na bagamat wala na ang kanilang physical na presensya, hindi mawawala ang kanilang mga alaala. Well, we just wanna celebrate, no, ang araw nila ngayon, araw ng mga patay. So we have to celebrate with them. So we need to give sa kanila naman na respeto sa ating mga magulang, sa ating mga kamag-anak na namatay. Presidenteng tulad ni Rocky ang siyang rason kung bakit mas malakas ang bentahan ng mga bulaklak ngayong Undas. Si Nanay Elizabeth, 25 taon nang nagbebenta ng bulaklak. Kanyang inilahad na tuwing panahon daw na Undas, sila'y nakakabawi at mas sumataas ang kita. Medyo malakas-lakas dahil peak season ngayon. So kumikita tayo naman? Medyo. Kumikita dyan. Kaya lang medyo mahal ang bulaklak ngayon pero hindi kami nagpa-increase sa amon. This yung price lang yapon ang ginaano naman sa regular size. Ang pangulo naman ng Jensen Flowers Vendors Association na si Susan Abong nakapagtapos na ng anak dahil sa pagtitinda ng bulaklak. Wika nito na tuwing Undas, mas mabilis na nauubos ang kanilang paninda. Ngunit kanya tiniyak na sapat pa ang supply ng mga bulaklak para sa mga hindi pa nakakabili. Oo, sapat na sapat siya sir kasi yung iban usually ngayon na last ngayon na bintahan namin sa increase. So parang may marami pang naiwan sa mga kasamahan namin sa ngayon. So hopefully maubos din pero pag hindi, pasalamat din tayo kasi importante na nakaserve ang Jensen Flower Vendors Association sa mga tao sa general. Busy naman si Georgina Delphine na 18 taong nang nagtitinda ng bulaklak. Kwento nito na dumadami daw ang kanilang mga natatanggap na order mula sa publiko noong huling linggo na Oktubre hanggang sa ngayong araw. Karon medyo binta karon sa pagkalakalak ni Agi sa karon kaya karon nang 29 pa lang, 30, dagana na malit. Tapos sa yun ani nga sa unang panahon, naging November, yun ani nga pizza, dagan pa kami bilhin yung mga bulak. So karon, halos na lang, gamay na lang nabilin. Batid naman nagtitinda ng bulaklak na mas lumalakas ang kanilang mga paninda tuwing panahon ng Undas. Kung saan ngayon, tumaas ang presyo ng mga bulaklak na mabenta tuwing Undas. Ang mga tinaguri ang mini flower na sa 50 pesos, ang arranged flowers naman na sa 100 hanggang 150 pesos ang presyo. Ang arranged flowers naman na nasa basket na sa 3 hanggang 500 piso depende sa klase. Ang short stem rose naman 100 piso sa bawat dosena at ang long stem naman nasa 300 piso sa bawat dosena. Presyo naman ng chrysanthemum 20 pesos sa bawat piraso. At sa huli, nakabatay sa laki ang presyo ng anthurium. Ang small na sa 100 piso sa bawat bundle, ang medium 150 pesos at ang large naman na sa 200 piso sa bawat bundle. Jeremiah Diana, Brigada News. Kung dagsa ang mga taong pumupunta sa sementeryo sa pagunita ng Todos Los Santos, ang ilan namang mga general piniling gunitain ang pag-alala ng Araw ng Kaluluwa sa Quintuna Park. Ibrigada mo, Jessa Leduna. Bit-bit ang payong, kandila at bulaklak patungong sementeryo. Ito ang senaryo sa pagpasok at labas sa mga libingan dito sa Jensen tuwing Undas. Ngunit, ibahin niyo ang pamilya ni Lynn. Beach umbrella naman ang dala. Hindi nga lang sa sementeryo, ngunit sa Quintuna Park upang gunitain ang Araw ng mga Kaluluwa. Pagsasaluhan ang pansit, isda at dessert habang nagpapahangin kasama ng mga kaanak.
Banding-banding lang po kasi mga bata, malayo sila. So nandito sila ngayon dahilan sa time lang ng tawag nito, summer break ba? So, sa amin, Davao City, so malayo. So instead na pamasahin namin yon dito na lang, di ba? At least yung mga bata, happy sila, makita nilang dagat. At saka view ng Jensan, tingnan mo, oh. Sarap. Dahil araw nga ng mga santo, pinili naman ang pamilya Ignacio na magbonding at magpahangin sa Quintona Park. Oportunidad na sinunggaban dahil bukas pa rin sila dadalaw sa sementeryo. Sa haba rin kasi ng araw na walang pasok, maliban sa Pasko, tuwing Nobyembre rin sila nagsasalo-salo. Dire lang po may kaya, uban akong kabataan, lagi umagod sila gitrabahoan, nag-usa meron dire. Kaya ugma na po, dato na po may menteryo. Si Mang Filimon, tatay na tatay ang dating kasama na kanyang tatlong chikiting. Gawa ng walang trabaho ngayong araw, sinulat rin ito ang panahong nailalaan sa kanyang pamilya. Matapos pumuntang sementeryo, Quintona Park na ang sunod na ruta nito. Doon na kami galing sa sementeryo, tapos pagkatapos, diretso kami dito. Kasi banding ko yung mga anak ko ba, si paligo kayo may mga ubo. Ang mga Pinoy, kilalang masiyahing tao sa buong mundo. Kahit anong unos ang pagdaanan, makakabangon at makakabangon pa rin. Ngayong undas, iba't ibang pakuluman at pamamaraan ng paggunita nito. Ang importante, naaalala natin ating mga kaanak na yumao at ngayon nasa langit na. Panahon rin ito upang makapag-isip na gumawa ng mabuti upang kung tayo pumanaw man, mayroon tayong nagawang mabuti sa mundong ibabaw. Jesta Leduna, Brigada News. Nakakamangha ang isang puntod sa pribadong sementeryo dahil sa halos literal na bed of roses na disenyo nito. Kung bakit, alamin natin sa report ni Brigada Crystal Joy Romano. Agaw pansin ang mistulang bed of roses na nichong ito. Fresh na bulaklak na tila ilang oras na pinagugulan at maingat na dinesenyuhan. Napag-alaman ng news team na ang nakahimlay dito ang 11 taong gulang na si Van Yancy Malayaw, ang kauna-unang biktimang namatay dahil sa dengue. Noong buwan lamang ng Hulyo, namaalam ang bunsong anak ng pamilya Malayaw. At ang inang si Hilda di mapigilang maluha dahil sa pangungulila habang inaalala ang magiging malambing na anak. Ganyan kasi namin ka-love. As ka, ngayon pa kasi hindi pa namin tanggap. Bakas sa isinagawang preparasyon ang pagmamahal at importansya ni Yancy sa pamilya. Sa katunayan, simple at nipid na ito dahil na rin umano sa mataas na presyo ng mga bulaklak dahil sa araw ng undas. Noong 40th araw ng pagkamatay ni Yancy, napuno raw ng mga bulaklak ang puntod nito mula sa lahat ng nagmamahal sa kanya. Proud din ako sa kanya kasi kahit yung pagkamatay niya, meron ding dyan ko nalalaman na marami pala siyang kaibigan nagmamahal sa kanya. Di rin maiwasang maikwento ni Hilda ang pamahiin sa pagbisita ng espiritu ng yumao sa pamamagitan ng isang paro-paro. Ito man ang nangyari sa kanyang asawang nagtatrabaho sa bansang Qatar. Nandoon sa Qatar, one time na naginip yung husband ko, tapos nagkausap na sila. Pag kinabukasan, pagising niya, pagkuhan sa kanya sa kumot, yun lumulipad yung butterfly na brown. Oo, ganyan. Akala niyo panaginip. Yun pala. Totoo pala yun sa panaginip kasi magkatabi daw sila. Sa ngayon, plano ng pamilyang palagian ang gagawin ito sa tuwing may selebrasyon sa kanilang pamilya o kaya sa mga araw na holiday tulad ng Pasko. Hirap pa man sa pamilyang tanggapin ang biglaang pagkawala ng bunsong anak. Ngunit sa parang ito, mas napapawi umano ang kirot na nangyaring tahedya sa kanilang pamilya. Hindi pa kasi namin natanggap kasi biglaan kasi pagkamatay. Kaya through this, ma-feel din niya gaano namin sa kalab. Crystal Joy Romano, Brigada News. At ngayong undas, lumalabas sa mga kwentong kababalaghan. Kaya nagagaya na lamang ng di umano'y kaluluwa ng isang binatilyong nabaril patay kung saan patuloy raw na nagpaparamdam sa pamilya nito. May kaugnayan kaya ito sa hustisyang di pa nakakamit? Habang may forever raw talaga pagdating sa relasyon. Dahil isang 91 taong gulang na lola, dinalaw ang puntod ng kanyang asawa at mga anak bilang tanda ng pagmamahal nito sa kanila. Ibrigada mo, Jessa Leduna.
pag-ibig. Ito ang kwento ng 71 taong gulang na lola na bumisita sa sementeryo ngayong unang araw ng Nobyembre. Dinalaw nito ang asawa at mga anak na namayapa na. Sa kabila ng edad ni Lola Leonila, di na niya alintana ang init ng sikat ng araw, kitid ng daanan at patong-patong na nitsong aapakan, maabot lamang ang himlayan ng mga mahal sa buhay. Kaya pa, fresh lang yapon ang kuhan ko, wala ko'y nabatyag nga ano. Basta kaya makuha lang ang lawas ko, abtik lang yapon. Naniniwala naman si Lola Leonila na may forever. Kahit na ilang taon nang namayapa ang asawa, hanggang ngayon, buhay pa rin sa alaala nito ang pag-iibigan nilang dalawa. Buta, daw ang kong asawa. Wala yung problema. Maraming salamat lang. Maayo lang iyang paglakat. Hindi lang siya mag... Ito mabalikin siya ako. Damo mo ako yung mga anak. Palangga mo nila ako. Diretso niya lang iyang paglakat. Kanina, kasama nitong nagsalo-salo ang mga anak at ilan sa 100 apo at apo sa tuhod sa Alabel Cemetery. Tuwing undas, ito na raw ang panata nila na dumalaw sa puntod ng mahal sa buhay. Nagparamdam na siya niya itong ako ang iyang pagumangkon. Tiks lagi daw nga, wala na daw mag-tiks-tiks sila sa yaha daw. Walam ko kasubay kay ato sa kuan kay katong pagmangkon niya murag agi lang baga murag di kay ko maka kuan ba sa kanang mga saysay kay murag sakit kayo maguno na ko nga kuan sakit kayo maguno na ko nga nana ang natabo ba ay kinamdum ko sahay di na katulog pagka kuan kuno na ko murag magsulod si Randy sa kuha. Samantala, patuloy naman raw nagpaparamdam ang ngayon sanay 22 taong gulang na si Randy Quirante sa pamilya nito. Naabutan ng news team ang ama ng yumaong si Randy sa puntod nito sa Alabel Public Cemetery. Preskong mga bulaklak ang alay nito ng mausoleum ng anak na halos kada linggo niyang ginagawa. Naniniwala ang ama nito na humihingi pa rin ng hustisya ang anak sa maagang pagkamatay nito. 3 taon na ang nakalipas. Maging siya, di pa rin matanggap ang nangyari. Kay mali, bisag kung saon, bisag gasumbong pa itong babae dito nga, yung ana, kana siya, dili nila pusilon. Warning siya, sila warning siya. Siyempre, ang edad sa bata, 18 anos pa, dili gina na siya kapugong nung magpresa ko, nga kabalo na ko kung sa'yo, pamakusala. Ispi pa to siya. Sa sirit siya. Siguro, kay dili na siguro nga pungga nila nga, kung tungkol kay, kung sabay, nakasulo silang ulo na po siguro nga mga, kung ata kay balo. Nung nakainom sila, gina na siguro ginatiro ang bata. Tanggalon na lang tanan ng mga pulis ha. Tanggalon sila serbisyo tungkol kay nakapabutog gina sila po sa pakita po sa anak. Gihadlok nila. Puno ng pangarap at mabuting bata raw kung ilarawan ng ama nito ang kanyang bunso. Hulyo 2013, nang namatay si Randy Quirante. Dismayado naman ang pamilya nito dahil hanggang ngayon, di pa namibigyang hustisya ang pagkamatay ng kanilang anak. Pero naano naman siya sa mayong kamot, naanam siya sa kamot si Ginoo, magpadayo ng gapong siya nga kung ano, kami nag-aampo nga nunta. Mag-aalala lang po siya kanoon. Ang pagmamahal ni Mang Ponciano sa kanyang anak, tanda na kahit magdaan man ang panahon, mananatili pa rin sa puso't isipan nito ang alaalang kahit kailan di na muling mababalik pa. Bawat isa sa atin may kakaibang kwento, kwentong kapupulutan ng inspirasyon at hugot sa buhay. Nakaraang magsisilbing gabay sa tatahaking landas ng kinabukasan. Just sa Leduna, Brigada News. Mga kabrigada, isa na namang storya ng buhay-patay ang ating alamin ngayong araw. Kilalanin natin ang ilan sa mga gumagawa ng kabaong. Narito ang special report ni Joanna Quilinderino. Kabaong. Madalas kinatatakutan ng marami, madalas binibigyan ng masamang kahulugan, at madalas, para sa iba, puno ng kababalaghan. Marami ang pwedeng mahinuha at makita rito. Pero para sa ating mga namayapang minamahal, isa itong himlayan para sa kanilang habang buhay na pamamahinga.
Hello mga kabrigada. Ngayong araw, dahil Nobyembre na, ating pag-uusapan ang aking napakagandang higaan. Samahan niyo ako at ating alamin ang kwento dito. Dinayo ng Brigada News TV team ang isa sa mga funeral homes dito sa lungsod ng General Santos para alamin ang kanilang negosyong kabaong. Nilibot namin ang kanilang pwesto at dito, nakilala namin ang iba't ibang tao na ang hanap buhay ang paggawa ng kabaong. Nauna namin nakilala si Kuya Raymark, 25 taong gulang. Ayon sa kanya, sa 5 taon niya na paggawa ng mga kabaong, minsan din siyang natakot pero di naglaon na sanay na raw ito. Sa first time na ako nga nagtrabaho kaning punarya, siyempre, adlock, sa bata pa ka, ma-adlock niyo gagawin. So, pagsulod no kaning punarya, first time ako nagunit ang patay. So, pagunit mo sa patay, bugnaw gini. Parang mapil gini mo ang kabugnaw ba. So, sa kadugay-kadugay na ako magtrabaho dari, naanad na lang. Ilang years ka na bang nagtatrabaho dito? 5 years. 5 years? So, 5 years mo ba, meron ka bang experience na parang habang nandito ka na pinabantay ng kabaong, may experience ka na bang nakakatakot? So wala pa man pud kay kung nauna-aon nga siyempre isip na mo siguro na tunaga bad luck sa tuwa guro nang so naanad naman pud hindi sa primero hindi ka katulog ma-imagine mo tong naong sa patay kana siya kanang mga lungon ang dili mangangay na kadlukan o kay lungon man na ang katong mahadlok tangay kanang sa mga buhi o kana kay maghilabot ginasya. Pero kanyang bahin sa mga patay, wala naman na. Sa araw-araw ba naman na ginawa ng Diyos, ito na rin ang kanyang sandigan dahil ito ang dahilan ng kanyang pinagkakakitaan. Amin din nakilala ang mahigit 30 taong nang gumagawa ng kabaong na si Mang Edgardo. 13 taong gulang pa lang, namulat na siya sa buhay patay. Kuanan ni, gamap pa lang kuanan siya una. Tapos, inadlawan, tag-isagatos. Ay, isagatos sa kasimana lang na. Ulit ako pa man. Palaboy ba? Palaboy. Kay ako ang ginikanan, wala naman. Ang asawa na maglain. Nya, sunod. Apply na yung kuhani. Sa punarya ga, map-map lang. Para makakaon sa isa kadlaw. Ang tunay nagtudlo. Muna ni, ako naibawan ng trabaho. Ito ng asawa ko, 5 kabuok. Karo kay itong katong Jun, matay naman na stroke sa blood. Karo, ulitawan na po. Ang natudlo ko ni Kapangpangan. Si Kuan, ipangalan na to kay para makabalo ba? Si Ray Villanueva. Kapangpangan na, taga Pangpanga. Mo, nagikuha niya Kuan eh. Ito nakabalok ko. Dito na. Ito nakabisad-asa nakaabot. Dabaw, Tagum, Manila lang man ako maabot. At nang tinanong namin siya kung bakit ito ang kanyang pinasok na trabaho, ito lang ang kanyang naging tugon. Eh, mamaling sa'yo nga trabaho, mamaling dali makwartahan. Eh, nani lang kay mas gwapo pa ni kontra sa dito sa kon sulod kay kabalo naman good ka na. Eh, di takakaya na. Kaya man pero dili. Di na makaya. Gawas ang kinaon. At imbes makaramdam ng takot at pangamba, security at safety pa raw ang kanyang nararamdaman sa kanyang pinagtatrabahuhan. Dagdag niya rin ang sobrang pagmamahal niya sa kanyang trabaho at kung gaano niya ito pinagmamalaki. Wala man. Kami nung mga tukilay noon, wadyo ka naramdaman na ni Dere ba? Mas safe na nung kadere. Palangga na ko ni, kaya mo manigabuis ko ah. Mo po ni naka ayaw sa kuwang mga palito nun. Mo po ni nakasuportar na ako na income. Mura po ni, wala na may laing trabawan. Mura man ganyan naabot. Iskwila ka niya, binyabas man. Di,
mas okay na inuning trabaho ani kontra sa mangawat ka. Asa ila ha di ayla mo kadlok kay wa may kadlok ani ning punarya eh. Dapat madlok pos buhi. Ano man sa dinas buhi? Sa buhi ba ripon ka? Oh. Tulison ka. Di? Sa punarya ka safe na safe. Kaya mga kabrigada, ang kabaong na yung kinakatakutan, isang tao ang naghirap upang tapusin at mapagandayan. Isa lamang si Mang Edgardo sa libo-libo natin mga kabrigada na pinagpapatuloy ang trabaho kahit medyo madami ang natatakot dito. Para sa kanya, wala nang iba pang mas mahalaga pa kundi ang mapakain at mabuhay ang kanyang pamilya. Saludo kami sa iyo, Mang Edgardo. Dahil sa iyong sipag, tiyaga at dedikasyon, ang buong Brigada News TV nakasuporta sa iyo pati na rin sa iba pang gumagawa ng kabaong. Ako si Edgardo Asuncion. O kini ang ako ang hataw sa diskarte. Approve. Oh, mag-cutting na ta. Balita Mindanao mga kabrigada, inilunsad ng mga otoridad ang malawakang inspeksyon sa iba't ibang sementeryo dito sa Cagayan de Oro City upang maiwasan ang pagpasok ng mga ipinagbabawal na bagay at maging mga sound system na magdudulot ng ingay at mga nakalalasing na inumin na posibleng makakapagdulot din ng gulo sa loob ng mga sementeryo. Para sa detalye, Brigada Mo Jessa Pakaldo. Inilunsad ng mga otoridad ang malawakang inspeksyon sa iba't ibang sementeryo dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ito'y upang maiwasan ang pagpasok sa mga ipinagbabawal na bagay, kagaya ng mga armas, bladed weapon, mga sound system na magdudulot ng ingay at mga makakalasing na inumin na posibleng makapagdulot sa init ng ulo sa mga tao sa loob ng sementeryo na maging dahilan ng gulo. Hikayat ng mga otoridad na iwasan ang pagbibit-bit ng mga ipinagbabawal na bagay sa oras na bibisita sa mga sementeryo. Dagdag na paalala ng mga otoridad, kailangang siguraduhin ang publiko na maiwasan rin ang mga masasamang elemento na maaaring pumasok sa bahay na walang tao at makakita ng pagkakataon na makapagnakaw habang ang mga may-ari ay abala sa pagbisita sa kanilang mahal sa buhay na pumanaw na. Para sa Brigada News TV, Kabrigada Jessa Vertoraso Pakaldo sa 102.5 Brigada News FM Cagayan de Oro, The Music and News Authority. Sa Coronadal City, pahirapan naman ang pagbisita ng ilang individual sa kanilang yumaumahal sa buhay sa public cemetery sa lungsod ng Coronadal dahil sa baha, bunsod ng malakas na ulan. Para sa detalye, Brigada Mo Arjean Bautista Gasic. Pahirapan ang pagbisita ng ilang individual sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa public cemetery sa lungsod ng Coronadal. Ito ay bunsod ng Putik matapos ang malakas na ulan kagabi sa lungsod kung saan pati ang ilang mga puntod at lapida ay halos hindi na makita dahil sa mga basura, damo at putik na dala ng baha. Hindi na rin makita ang first floor ng mga apartment style na libingan kaya't pahirapan ang paghahanap sa mga nakalibing. Samantala, banayad naman ang pagtungo ng mga mamamayan sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay na nakalibing sa mga pribadong sementeryo mula pa kahapon hanggang ngayon. Gayunman kapansin-pansin na kumonte ang bilang ng mga nagtungo sa mga sementeryo ngayong taon kumpara noong nakalipas na taon. Hindi na rin tumatagal sa sementeryo ang mga bumibisita kung saan pagkatapos ng mga itong tumirik ng kandila at magdasal ay agad ding umuuwi. Kapansin-pansin naman na makulay ang pribadong sementeryo dahil sa mga bulaklak na inalay sa mga puntod. Patuloy pa rin ang mahigpit na seguridad na ipinatutupad ng mga otoridad at wala pang naiulat na mga untoward incidents. Ito si Brigada Arjean Bautista Gasis ng 95.7 Brigada News FM Coronadal, The Music and News Authority. Footprints in the sand, he held me in his hand, he gave me strength to face the coming day. Times I felt alone, I was never on my own. Someday I'll understand. Footprints in the sand. At
Yan ang kabuuan ng Ronda Brigada ngayong araw ng Martes, mga storyang 24 oras na tinutukan ng news team ng Brigada News TV. Kabuuang pagserbisyo, hatid para sa publiko, walang halong kasinungalingan, lahat para sa katotohanan. Sa ngalan ni Atty. Can Balyeque, ako si Brigada Jen Solis. At ito ang Ronda Brigada.